guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay niloko ng inyong karelasyon? Alam niyo po ba ang mga pamamaraan dyan para kayo ay makabawi sa kanya or kaya po ay bumalik siya ura-urada sa inyo na hihingi ng tawad? Napakarami pong pamamaraan para yan po ay maganap. Basta kailangan ay lubos lamang ang inyong paniniwala at kayo po ay with feelings ang paganap at mula sa inyong kalooban ng panawagan mula sa kanya ay ang bilis-bilis po ng talab ng mga ganyan. Napakadali lamang po ng inyong problema kinaharap dahil yan po ay kinaharap po na rin dati at nung ito yung minsan kong naranasan ay saksakan ng sakit at hindi ako makakain at talaga namang halos akala ko ay matitigok na ako ng mga panahon na yan dahil nga po umikot na ang aking mundo sa aking mister ay talaga namang grabe ang mga naganap sa akin at halos habul-habulin ko siya ng mga panahon na yan. Kaya lamang nung ako ay nauntog, ang ginawa ko ay niritwalan ko ng malulupit na mga ritual at ito ay talagang niluto ko ng hustong-husto, kumbaga sa bulalo ay nanlalagas na ang kanyang mga laman-laman at sumama na ito sa sabaw dahil sa tindi ng mga ritual na aking mga pinaglalagay sa kanya at mga pinainom sa kanya. Dahil sa mga gato ritual ay nako, na-amaze ang mga nakakakilala sa akin na nakikita ang mga nagaganap at bihira't suntok sa buwan ng mga ganong sitwasyon na mga may lalaking ganon. Pero merong ganon ay ang mister ko dahil nga po dati-dati naging sakit ang aking ulo ay di dahil ako ay may dunog at ito nga po yung sinishare ko sa inyo. Kaya syempre bago ako mag-share sa inyo ay niritulan ko muna ang aking mister. Kumbaga gamay na gamay ko na ang lahat ng mga yan. Kaya nga po nakaisip ako ng mga ritual na mga ganito at ma-share sa inyo dahil naganap sa akin. Ito ay isa sa mga pinakamalupit na pamamaraan para inyong minamahal ay bumalik ng naiyak at magsisi sa kanyang mga pinaggagawang kasalanan at siya ay manghumaling sa inyo. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kagaya nga po na lagi ko sinishare sa inyo ay niluto ko ang aking mister. Tunay po yan. At yung mga nakakilala sa akin ay talaga namang na-amaze sa mga nagaganap. Nung sila yung misa na nakapadpad dito sa aming tahanan, ay nagulat sila sa ginagawa ng aking mister. Dahil syempre, ako pang mag-share sa inyo na hindi ko pa ito natatry. Ito po ay subok na. Kaya nga po na i-share ko sa inyo dahil ako yung na-amaze din. Kaya ito ay hindi ko ipagdadamot sa inyo kung ano-ano ang aking mga pinaggagawa. Ngayon, kailangan po natin ng pink na kandila. Ayan. Ngayon, ang binibili kong, alam niyo po ba, sa dami kong mga nasubukan na kandila, ang pinakagustong-gusto ko at binabalik-balikan ko ng mga kandila ay etong tatak na liwanag. Kasi, meron akong nabili, eto po, nabili ko sa SM. Na-amaze ako kasi gold. Pero, doon ako hindi na-amaze kasi may binili akong kalahati nito kasi merong kalahati nito. Ginamit ko siya dito sa pagbabasa ng tarot card. Kaya lamang, yung po pala, ito lang buka na ang mismong gold. Pero ang nasa loob pala nito ay hindi, puti po pala siya. Pero ito liwanag ay purong-puro yan hanggang dulo. At ito po yung subok na subok ko na. Kaya kumbaga ito yung hinahanap-hanap ko. Sa palengke doon sa amin, sa malapit sa simbahan, maraming ganito. Doon po ako nabili. Pero sa ano, hindi na. Kasi hindi siya puro. Gusto ko kasi yung purong-puro para mas mabilis ang talab. At sa pool naman ay doon ako bumibili. Kaya effective na effective. Sa may simbahan sa inyo or kaya sa may supermarket, marami pong ganito, liwanag po ang tatak. E di ito na po ang ating kandila. Kukuha lamang po tayo ng 2 piraso. At itong kandilang ito ay ikaw at ang inyong minamahal. Ayan. Ayan. At pagkatapos po niyan, kumuha po tayo ng panali. Ayan. Ito po, panali. Itatali po natin sila. Yan. Kung kayo ay hindi nyo na alam ang gagawin ninyo sa inyong minamahal, at itong ritual na ito, may re-recommend ako sa inyo na gawin nyo para kayo po ay lalong mahalin ng inyong minamahal. At siya po ay magbago ng pag-uugali at siya po ay
Mangako, pero madalas naman nangangako ang mga yan, kaya lang napapako. Pero sa ritual na ito ay hindi mapapako yan. Mapapako sila at matutusok talaga kapag sila po ay nagluko pa dito sa ating pin. Ayan. Susulat po natin ang tunay na pangalan, kung sino ating target, yung karelasyon natin na gusto natin na magbago at mangako sa atin at bumalik sa atin ng naiyak dahil sa pinagsisisihan niya ang kanyang mga pinaggagagawa. O ay di ito, sasabihin ko dito ay Joel. Joel. Pagyo. Magsisisi ka sa mga pinaggagagawa mo sa aking kasalanan. Yan. Tapos, pangalan ko, Apple. Apple Pagyo. Yan, nakasulat na. Ngayon, maghanda po tayo ng karayom. Ito po. Tanggalin natin to. Ay, dito na lang tayo kumuha. Ano to? Ito, karayuman. Handa tayo ng karayom na yung malaki, kasi yung malaki, malaki rin po yung ano niya nun. Nasaan ba yung butas? Malaki din yung mismo, ano niya, yung ano ng yung mismong ulo. Ayan. Yan. Tapos, napakita niyo po yan. Yan, di ba? Yung bilog mas malaki. Kasi ba? Ayaw makita eh. Yan, basaya na. Ngayon, kumuha po tayo ng buhok po natin. Ah, sakit. Ayan, haba. Haba na nakuha. Ngayon, ilalagay po natin dito sa karayom. Para mag-shoot. Ayan. Ayan. Ayan na. Ayan po, nakikita niyo po ba? Ngayon, ilalagay po natin siya dito. Ibubuhol natin. Tapos, ipit natin sa gitna. Yan, nakita niyo po? Yan ang ating ritual. Pagkatapos, hihilingan natin siya dito sa may silangan ng 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Ito po, bawat tusok ng ating karayom ay may mga ibig sabihin. At kapag may ating, ang ating karayom ay nakahang na ganyan sa ating kandila, may ibig sabihin din po yan. At siya po ay magsisisi sa kanyang mga kasalanan at hindi na muling uulit pa. Hihilingin po natin dito na ikaw ay magsisi sa lahat ng mga pagkakasala mo sa akin. Banggitin niyo po ang tunay na pangalan ng tatlong beses sa kasamang ipilido. At pagkatapos, sabihin niyo po dito na huwag ka na muling uulit pa. Ikaw ay lalapit sa akin at magsisisi na naiyak. Ito po hindi lamang karelasyon niyo. Pwede rin po halimbawa malapit sa inyo na gusto niyo siya ay magsisi at humingi ng tawad sa inyo. Pwede rin po kayo at saka yung taong ito. Pwede rin po ito. Ito po ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan. At pagkatapos ay sisindihan po natin siya. Sisindihan natin. Katuparan sa lahat ng mga pangarap sa buhay, magsisisi ka sa mga ginawa mo sa akin. Pupunta ka dito na naiyak at lahat ng aking sasabihin sa iyo ay pakikinggan mo at magsisisi ka kung ano man ang mga nagawa mo sa akin. Ayan. Ganyan po ang inyong gagawin. At ito po ay tusok niyo po dito at hayaan niyo po siya na maubos. Kailangan maubos. Tapos itong karayom at itong tali na nakatali po dyan ay hayaan niyo po siya na maubos at malaglag at kapitan itong ating kandila. Ito po isa sa mga pinakamabisa at pagkatapos po niyan, itatabi niyo po ito or mainam po ito ay ilagay ninyo sa isang puno, itali niyo rin po ito sa puno or ilagay po sa mataas na ano na hindi po malalaglag. Napakabisa po ng ritual na ito. Ito po hindi basta-basta biro. Kung kayo po ay naniniwala sa mga ganyang ritual para ang inyong minamahal ay hindi na muling uulit sa kanyang mga pagkakasala at maging iyong iyo lang kahit ikaw ay lumayo at lahat ng iyong nanaisin ay susundin niya, ito po ay isa sa mga pinakamabisa. Kaya ako po sa inyo, gawin niyo po ito at ito po ay hindi basta-basta biro. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!